Nakaharap na naman ngayon sa matinding pambabatikos ang programa ng TV5 na Lunch Out Loud dahil ayon sa netizens ay tila namimihasa na raw ang writers ng show sa paggamit sa mga sensitibong nakaraan ng mga artista para lamang pag-usapan ang show nila. Pinuno ng netizens ang Marita segment ng Lunch Out Loud show ng TV5 dahil sa mga panibagong insensitive questions na lumabas na naman sa segment na ginagamit ang not-so-good pass ng mga magkarelasyong artista na tila raw ay para lamang pag-usapan ang show nila at mag-viral sa social media. Sa isa sa mga naging tanong sa Marita segment ng show ay ito. Naging mag-jowa sina Ariel Rivera at Jelly De Belen noong 90s pero nag-break sila for a while dahil daw sa third party na sino? Ang mga pinagpipili ang sagot ay sina A. Agot Isidro, B. Lea Salonga, C. Regine Velasquez at D. Jean Garcia. Hindi nagustuhan ng netizens ang pag-uungkat pa sa mga ganitong uri ng sensitive topic, lalo pat maaayos na ang mga buhay ng mga artistang involved sa tanong. Sinasariwa lang daw ng mga ganitong tanong ang mga sugat ng nakaraan na maaaring magbalik sa mga sakit na matagal nang pinilit kalimutan. Ayon pa sa isang netizen, if you need to get this low just for people to talk about your show, maybe the best solution is cancellation. If you can't be entertaining, at least be respectful. May isa namang netizen ang ibinalik sa kanila ang tanong, ginamit ang past dating story ng host nilang si Billy Crawford. Matatandaan na sina Billy at Nikki Hill ay 5 taon naging magkarelasyon bago naghiwalay at saka naman pumasok sa eksena si Colleen Garcia. Pinalig ng netizen sa Lunch Out Loud ang tanong na ito. What if next question is, tropang lol, sino ang third party di umano sa hiwalayang Nikki Hill at Billy Crawford? A. Mandy Moore, B. Casey Concepcion, C. Colleen Garcia, D. Andy Eigenman. Nabalita kasi noong 2013 na si Colleen Garcia daw ang third party, kaya nawasak ang matagal ng magandang relasyon ni na Billy at Nikki. Bagaman walang konkretong ebidensya ang naturang usap-usapan. Dagdag pa ng isang netizen, ang problematic talaga ng mga questions nila halatang kailangan lang ng clout. Ganito ka-problematic ang lol, taga-ingay at hukay ng issue. Kadiri itong show na ito. This show is disgusting, bringing up sensitive issues, and when it gets viral, they are the first one claiming that they are victim. The host, director, scriptwriter, and especially the show must be canceled. This show always getting the clout but for the wrong reasons. Diyos ko, bakit ayaw pa kasi syunggalin itong show na ito? Matagal na iyang issue na yan. At tinuldukan na iyan ni Ate Reg at Jelly. Ano pong masasabi nyo sa mga tanong na ginagamit ng programang Lunch Out Loud sa Marites segment ng show nila? Share your thoughts below.